Sa detalye ng mga balita, Matansero patay, sasaksak ng kapwa Matansero sa Novaliches, Quezon City. Ang insidente, huli sa CCTV. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan mula kay Nico Bagsik. Nico, ano bang motibo sa krimen? Magandang morning, Tito Johnson. Sasampahan ng reklamong murder ngayong araw, ano? Ang suspect na Matadero dahil sa pananaksak ng kapwa Matadero nito sa isang palengke sa Novaliches, Quezon City kahapon. Base sa CCTV footage ng palengke, nakita pa ang pag-uusap ng biktima at ng isang lalaking nakasuot ng pulang sombrero na nakaupo sa gilid. Ilang sandali pa ay kumuha pala ng patalim ang suspect na nasa likod ng biktima at doon na siya pinagsasaksak. Tila pinanood lang ng ibang mga tao sa gilid ang nangyari. Patay sa paunang investigasyon ng PNP, patay ang 39 na gulang na biktima matapos magtamo ng 8 saksak sa tagiliran at leeg. Una nang nakipag-inuman ng biktima sa suspect kasama ang iba pang mga tao sa palengke. Nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ng biktima sa kainuman niyang kaya ito ang kanyang kinagalit. Sunod-sunod na saksak ang binitawan nito sa biktima hanggang sa itapo ng suspect ang patalim at kumaripas ng takbo papalayo sa pinangyarihan ng krimen. Nahuli din naman ito kahapon matapos magtago sa bahay ng kanyang amo sa North Zagaray, Bulacan. Depensa naman ng suspect na inunahan lang daw niya ang biktima nang tumingin ito ng masama sa kanya habang kaalitan ng isa pang kainuman. Narito ang panayam kay Police Lieutenant Colonel Jerry Castillo, ang police chief ng Novaliches, pati na sa suspect. Sa pag-imbestiga natin ng ating mga kapulisan, nalaman natin na before the incident, meron nangyaring inuman itong suspect at ang apat niyang mga kasamaan dito sa may sa palengke mismo nag-inuman. So itong suspect at apat niyang kasamaan, mga nagtatrabaho dito, mga nagbebenta ng karne ng manok, baboy, habang nag-inom sila, dumating itong victim, nalasing din. Yung isang kainuman ng suspect, kakilala ng victim, so nagbibiruan nung una. Tapos maya-maya, sinasaktan na nung victim yung isang kainuman nung suspect. Napikon yung suspect natin at agad-agad kinuha yung kutsilyo na ginagamit doon sa pagbebenta ng karne. At yun, makita sa mismo sa video yung karumal-dumal na ginilitan niya ng leeg saka nung nakabagsak na pinagsasaksak. Immediately, 5 hours after the incident, halos magkasabay po yung suspect at yung kapulisan natin na dumating doon sa bahay ng amo ng suspect. Sinasampal-sampal niya yung pangalang kulas. Sinasampal-sampal niya nakatingin sa akin. Di inunahan ko na sir. Yung tauhan ko naman yung kaalitan niya pero sa akin nakatingin medyo di maganda. Nasa akin yung nasa harapan ko yung kutsilyo. Di inunahan ko na lang. Tito Johnson, nasa kustodiya na ng QCPD Novaliches Police Station ang suspect sa mga oras na ito. Balik sa studio. So tama, Nico, yung biktima at yung suspect, pareho silang Matansero. Matadero, Tito Johnson. Para magkaiba yata yung Matadero at Matansero. Sige nga ho mga kapamilya, maraming salamat, Nico Bagsik.